hindi sa parahan. Ang ngayon, ba't natin sinasabi ito? Hindi para alisan kayo ng kalayaan ko, mga kapatid. Dahil yun sa kasalukuyang kalagayan na nakikita ni Pablo, sabi niya, ay hirap yan eh. Diba? Sabi ni Pablo din sa 35, sinasabi ko ito sa inyong sariling kapakinabang. Hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan. Kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo makapaglingkod sa Panginoon ng walang abaya. Diba? Eh, ganun lang naman yung mga bagay na dapat titignan natin. Paano natin ilalapat ang ating buhay sa aral ng Diyos, sa Ebanghelyo ng Diyos? Binata, talaga, kagulatan, iba para mas meron tayong hiya yung salita ng Diyos. Duro by that. Di mo ba nakikita, kapatid na rin din, pagka halimbawa magiging ganun eh, harmonious at mas ma-smooth yung magiging sitwasyon ng manliligaw, yung liligawan, yung mga magulang, kasi magkakatulong eh. Di ba magtutulong-tulong tayo? Eh, kung ikaw lalo nakapatid ka, okay, yung mga hindi na magkapatid na manliligaw, eh lalo mo namang dapat na makuran yung anak mo, teka muna, kilalanin mo lalo. O sino yung mga hindi kapatid na manliligaw? Ako ngayon, kung kapatid yung manliligaw, kilalanin mo rin, baka naman kapatid-kapatidan lang yan, hindi tunay na kapatid. Dahil kung tunay na kapatid, susunod sa aral ng Diyos. Diba? Yung aral naman, eh hindi naman magkukulang sa atin ang aral para gabayan tayo, kapatid na Rodel, sa ating mga paggawa. Eh. Diba? Eh kung sa tingin mo, magkawa yung lahat na yan, ang ayon doon sa katwirang sinasabi ng Biblia, hindi ba mas magiging smooth ang pag-aasawa? Totoo. May nakikita ka ba ngayon ng katwiran dito at nadadala mo bagay na aragdagan dito sa pinag-uusapan natin o ayaw mo na? Kuya, salamat nga po sa desin. Pareho kami ni Brad Jose, bago tayo magsimula, nag-aabang ko sa makaya ka na parutulog sa mga pinag-aralan ng makaraan. Akala ko po tapos na kuya kasi okay na ako doon. Busog na ako po doon eh. Yung panakako yung ano. Kaya pala yung hindi nagpapahimbot tulad, dumagawa ng lalong mabuti kasi sa intensyon inatan yung kanyang anak. Eh paano naman yung nagpapahimbot? Pagka ganun mo, titignan. Hindi naman iniingatan yung anak kaya pinahimbotan. Hindi naman po ganun. Kung nagpapahimbot man o hindi nagpapahimbot pala, dito sa, kaya sinasabing pala, hindi ko nakikita po dati yun eh. Pero may nakikita ko na, yung nagpapahintulog, doon sa tamang paraan talaga ng Biblia, at hindi nagpapahintulog, eh pareho po ang dahilan mo para maingatan yung kanyang anak. Kasi merong punto naman, pinapabayaan mo na lang. Hindi mo pinapahintulutan, pinapabayaan mo na lang. Kasi, eh ayaw ka naman kasing pakinggan eh. Kasi ang tama po pala talaga sa Biblia, mga kapatid, mag-uulang at mga anak, magkatulong. Maging dyan sa, lalo na dyan sa pag-aasawa. Dapat nagko-cooperate yung anak. Yung magulang naman, ginagawa naman po niya yung kanyang tungkulin. Yung palang salitang nakalagay sa Biblia, kaya nga ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. Yung puntong nagpapahintulot ka, at ang resulta ay gumagawa ka ng mabuti dahil iniingatan mo yung anak mo. Bago ka dumating doon sa puntong nagpahintulot ka, meron kang batayan. Na kaya ka nagpapahintulot, ikabubuti yan ng anak mo eh. Kasi magpahintulot ka, hindi ka magpahintulot, dapat intensyon, iniingatan mo yung anak mo. Dadating lang sa point na hayaw ka kasing pakinggan eh. Pabayaan mo na siya, hindi ka nagkakasala, eh hindi mo na maawat eh. Para ang Diyos, binigyan ka ng pamimili, ginaid ka pa. Kung anong pipiliin mo, eh pinili mo kamatayan, hindi ka naman tatalki sa paano Diyos, pababayaan ka eh. Kaya nang suffer na consequences ng choice mo, ginaid ka na nga eh. Eh ayaw mo, pababayaan ka. Ang magulang na sa Diyos, ganun po pala, mga kapatid. Bago siya magpahintulo, dapat meron siyang batayan. At doon naman papasok po pala yun, kuya, na ipapahintulutan kong tangayin mo na itong anak ko.
di ba? May na, ako bata pa yung anak ko, pero parang buo na, ano?